Good day po sa inyo at welcome to my channel. Ang channel na walang intro. Ang tutorial natin today is about drive chain, kadena. So ayun, tama, kadena. Ito, kadena ng ating mga motorsiklo. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano maglinis ng kadena sa pinaka-effective na paraan gamit itong mga tools natin. Gamit tayo ng chain lube, degreaser, meron din tayong steel brush. Kailangan natin ito pang tanggal ng lock at yung mga tools na pantanggal natin ng chain cover. So first step, tanggalin muna natin itong mga chain cover. Ito, cover na yan, tsaka ito, kasi lilinisan din natin yung cover kasi ang pangit naman kung malinis yung kadena, itong cover madumi. So dapat malinis din sila pareho. So, next step, tanggalin natin yung kadena. Next step, pwede pa lang. Ito, gamitan natin siya ng steel brush para mamaya pag tinanggal natin yung kadena, nabawasan na yung mga dumi-dumi niya. Yan. So, kailangan nyo to, ha, yung steel brush. Mura lang to, 20 pesos lang to. Tanggal na natin yung mga dumi-dumi niya konti. Gagawin natin, tatanggalin natin yung lock. Kasi tatanggalin natin siya dito sa tago muna natin. Tapos kunin natin ito. Bali, ito yung pinaka-effective way at pinaka-safe na paglilinis ng kadena. Kasi yung iba ang ginagawa, pinatatakbo yung motor tapos tsaka nililinis. So kaya nangyayari, sumisingit yung mga daliri nila dito hanggang sa nasusugatan sila, aksidente pa, di ba? Nagkakos pa siya. So kung gagayahin nyo itong paglilinis ko ng kadena, ito yung pinaka-effective way, malilinis nyo ng sobrang linis yung kadena nyo at hindi kayo madidisgrasya. Gamit tayo ng kerosene. Meron tayong kerosene. Ayan. Use lang, konti lang. Ayan. Tapos, ganun pa rin, gamit pa rin tayo ng steel brush. Pangit yung toothbrush kasi. Pangit yung toothbrush, malambot yung brush niya. So hindi niya kayang tanggalin yung mga matitigas na dumikit talaga sa loob ng mga linis. Dito to yan. Unlike ito, tanggal talaga siya. Ulitin ko guys, ha, huwag kayong maglilinis ng kadena na pinapaandar yung gulong. So ayun, inis na siya. Next naman natin ay
itatapon natin tong pinaglinisan. Oh, nakita mo, grabe yung itim, oh. So ayan guys, nalinis ko na siya, nabanlawang ko na siya. So patutuyuin ko na lang tong kadena, tapos tsaka na natin pagtuyo na siya, gagamitan na natin siya ng chain lube. So ngayon, patuyuin ko muna to. Habang pinatutuyo ko yung kadena, lilinisin muna natin yung chain cover tsaka yung mga sprocket. So ayan, pinapatuyo ko siya na nakaganyan. Para habang mainit pa. Ayan, ganyan lang. So kailangan din, nilinisan natin yung kadena. Siyempre, kailangan malinis din to. So ayan, bali, linisin na natin to. So gamit na ang degreaser. So kung wala kayong degreaser, pwede naman yung Joy. So napakalaking bagay nito nung steel brush na ganito. Sa halagang 20 pesos. Ang laking naitutulong pagdating sa paglilinis. So layo ko muna yung camera, baka mabasa. Dilaw lang natin. Diba? Bali, recommended tong paglilinis ng ganito sa mga kahit anong klaseng motor, mapa Honda man yan, Yamaha, ibang brand, basta di kadena, applicable to yung ganitong procedure. So ganun pa rin. Degreaser. Yan. Ulitin ko, kung wala kayong degreaser, Joy, pwede na yun. Kaya naman ang Joy yan. Tapos dun sa mga hindi abot, yung mga sulok-sulok na hindi na abot ni steel brush, gamit na tayo dito ng maliit na toothbrush. Pwede na dito, kaya na ito. Pero dun sa kadena, steel brush pa rin yung gamitin nyo. Para talagang linis na linis yung bawat links ng kadena. Tanggal yung mga grasa-grasa, buhangin, yun, kind of dumi. Tanggal talaga nya. So, yun. So, ayan, nalinis na. Nalinis na yung rear sprocket tsaka yung front sprocket. So, ayan. Linis na. Ayan. Ito kasi kalawa. Ito kasi kalawang na to, eh. So, dito naman. Ito rin yung chain guide. Malinis na rin. Ito, malinis na rin. Tapos yun, yung nasa loob. Hindi ko nabot, eh. So, yun, importante naman. Ito yung mga ngipin. Ayan. Malinis siya. Yan yung importante. So yun guys, pinapatuyo lang natin yung kadena. Tapos kakabit na natin siya. Tapos lalagyan na natin siya ng chain lube. So ngayon, nililinis ko na lang itong lock niya. Yan, ito yung lock niya. Tapos ito yung mga tornilyo. Yan, nisin na rin natin. So yun, kunin ko na yung kadena. Medyo pag nakapesto na siyang ganyan, gagamitin na natin ito. Kalagin lang natin.
Bale, ano nga ba yung mga benefits ng malinis na kadena? Pag-usapan natin siya. Bale, meron akong top 5 benefits ng malinis na kadena. So, number 1 is, mabawasan yung maingay na tunog ng kadena habang nananakbo yung motor. Diba? Tapos number 2 is matatanggal yung mga kalawang at yung mga dumi na sumisiksik sa bawat link ng kadena. Yung sa mga sumisingit-singit sa loob, yan, mawawala yun. Tapos pangatlo, mapapahaba natin yung buhay ng kadena. Kakatipid tayo kaysa palit tayo ng palit. Tapos magandang performance ng motor. Maganda yung takbo ng motor mo kasi maluwag yung daloy ng kadena dun sa mga gear niya. So, at yung pinaka-importante, yung may iwasan nating maputulan ng kadena sa daan at maging cost pa yun ng aksidente sa daan. So, yun, kung meron pa akong hindi nabanggit, please comment down below para ma-share nyo rin yung mga nalalaman nyo. So, yun, balik tayo. Balik tayo dito kay... Balik tayo dito sa kadena. Lalagyan na natin siya ng chain lube. So, ganun lang. Shake lang natin to. Tapos, ispray natin. Yung iba, ginagawa, ini-spray to pag nakakabit na. Eh, ayoko kasi... Pwede naman yun. Kaya lang, mas gusto ko yung ganito. Bali, ang presyo nga pala nitong chain lube na to, yung Mototech. Nabili ko siya ng 120. Diyan sa mga soaking yung motor shop, maranyan ito. Hindi nawawalan sila. Yan, siguro okay na to. Ayun, kung mapapansin mo siya, ang ganda nung... Ang swabe nung galaw nung mga links kaysa langis. Dati kasi langis yung ginagamit ko eh. So, ito parang ang ganda. Ang sobrang, ayun, parang wala siyang kasabit-sabit. Ang napaka, ano niya, sobrang smooth niyang gumalaw ng mga link ng kadena. So, yun, kakabit na natin siya. Kita ba? Ayan. Kapagin niyo lang dito. Tapos, kapagin niyo lang doon. No, tama niyo lang din sa drive chain. Dito na tayo. So yan, kakabit na natin to. Yung lock. Ayun. Tapos to. Ayun. Tapos sa paglalagay naman na itong lock, dapat nakaganito yung position niya. Yan, ganito. Nakaganito. Yung pinakang, ito, dito nakaturo. Ano, pag nilagay nyo siya. Yan, ganon. Yan. So, ayan guys, naikabit na natin. So, ayan, malinis na. Malinis na, nalub na rin natin siya. Maganda na yung... Maganda na siya. Wow naman! Wow! Wow! Ang kulang na lang dito is yung chain adjustment. Ito, yan. Bali, gagawin ko ng separate video yung pag-a-adjust ng kadena kung paano. Gagawin ko. Bali, ito, cleaning lang to. So, sa next video ko, gagawin ko siya ng tamang pag-adjust. Para makuha nyo yung nasa manual. Eh, tuturo ko sa inyo yan. So, ngayon ikakabit ko na lang yung cover. So, pag naikabit ko na yung cover, tapos na yung video natin.
yung tutorial natin. So sana nagustuhan nyo at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Hanggang doon na lang yung tutorial natin. Tapos gawin ko na lang ng sa next video, gagawin natin yung pag-a-adjust nito. Kung paano nyo ma-adjust ng tama yung kadena. Okay? So, don't forget to subscribe. Thanks for watching.